Sa mga maiinit na balita ngayon tanghali. Hihingin ng Department of Health ang opinyon ng World Health Organization kung maaari nang ideklarang kontrolado ang COVID-19 sa bansa. Hindi pinagbigyan ng Commission on Elections ang petisyon na bawiin ang ibinigay na extension sa kampo ni Ferdinand Bongbong Marcos para magsumite ng kanyang tugon sa mga hiling na kansilahin ang kanyang Certificate of Candidacy. Sumailalim na rin sa drug test sa PIDEA sina Manila Mayor Isko Moreno Domagoso at running mate na si Doc Willing Ong. At nakatakdang buksan ngayong Linggo ang mga kilalang pasyalan sa Bicol Region dahil sa pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Magandang tanghali mga kasangbahay, ngayon po ay araw ng Webes, November 25, 2021 at una sa mga balita ngayon tanghali. Hihingi ng Department of Health ang opinyon ng World Health Organization kung maaari nang ideklarang kontrolado ang COVID-19 sa bansa. Kasunod ito ng pagbaba ng positivity rate sa Pilipinas. Batay sa datos ng DOH, nasa 4.5% na lang ito noong November 13. For 2 weeks, we hope to have a positivity rate lower than 5%. And we will ask the guidance of WHO if we can already declare that the COVID pandemic in the Philippines has been controlled or contained. Naniniwala si National Task Force Against COVID-19 Medical Advisor Dr. Ted Herbosa na maaari nang sabihing contained na ang COVID-19 sa bansa. Gayunman, malayo pa bago ito tuluyang mawala. At para sa kabuuan ng detalye, nasa telepono si Aiko Miguel. Aiko, ano ba yung batayan para masabing talagang hindi na umiiral yung COVID-19 sa isang bansa? Yes, aga ito ayon kay National Task Force Against COVID-19 Medical Advisor Dr. Ted Herbosa, kapag 0% na ang positivity rate sa isang bansa. Dati nang ipinapaliwanag ng mga eksperto, ang positivity rate ay percentage ng mga taong nagpo-positibo mula sa lahat ng nagpa-test para sa COVID-19. Ito ay ginagamit upang malaman kung ang mga bansa ay may sapat na testing capacity, sapagkat dito nagkabatay kung nadedetect ang ng isang bansa ang lahat ng mga kaso ng COVID-19. Aga ayon pa kay Dr. Herbosa, 2 linggong na panatiling mababa ang positivity rate sa 5% sa loob ng 2 linggo nga. Sa Pilipinas, simula November 14, mababa sa 5% ang positivity rate sa Pilipinas kung pagbabatayan ang World Health Organization benchmark. Kaya naman ayon nga kay Dr. Ted Herbosa, maaaring sabihin controlled na kahit paano ang COVID-19 sa Pilipinas. Narito si Dr. Ted Herbosa. So pag ikaw ay nag-zero na cases for 2 weeks, nadideclare ka na COVID-free, I think we can be labeled as controlled kasi walang masyadong new cases sa COVID. Sa kasalukuyan aga ay nasa mahigit 2% na lang din ang positivity rate sa Pilipinas. Mababa rin anya ito sa pamantayan ng Center for Disease Control and Prevention na 3%. Ngunit ayon nga din kay Dr. Ted Herbosa, umiiral pa rin ang COVID-19 sa bansa o hindi pa ito masasabing eliminated na. Pwede pa rin siyang mag-resurgence dahil nandun pa rin sa test positivity rate na above zero. Pag nag-zero yan, yun ang eliminated. So, yan ang paliwanag scientific explanation ng request ng Department of Health na makategorya tayo as controlled ang ating epidemic sa Philippines. Ngunit aga, babala ng mga eksperto, posible pa rin tumaas ang kaso sa Pilipinas kaya dapat hindi pa rin maging kampante at sumunod sa mga safety at health protocols kontra COVID-19. Ito ay paraan din upang hindi magkaroon ng panibagong surge pagkatapos nga ng holiday season. Yan muna ang latest live break sa'yo aga.
All right, maraming salamat, Aiko Miguel. Hindi pinagbigyan ng Commission on Elections o Comelec ang mosyon ng mga petitioner laban sa petisyon ni Ferdinand Bongbong Marcos na bigyan ng extension ang pagsusumite sa COC ng dating senador. Ang kabuuan ng ulat ibibigay ni Dante Amento live. Dante, ano ang dahilan ng Comelec bakit hindi pinagbigyan ang mosyon ng mga petitioner? Magandang umaga, Ella. Batay sa resolusyon ng Comelec 2nd Division na sinulat ni Commissioner Socorro Inting, sinabi ng Comelec na binigyan nila ng pagkakataon ang magkabilang panig na isubmite at ilabas ang kani-kanilang ebidensya o posisyon sa kaso. Ito ay paraan din anila o anya na marinig ang demand ng petitioner at respondent sa pamamagitan ng due process. Sa pamamagitan nito ay magkaroon ng factual findings at tamang legal na konklusyon ang Comelec sa kaso. Binigyang diin pa ng komisyon walang pinsala sa mga petitioner dahil agad namang nagsumite ng kanilang sagot ang kampo ni Marcos noong November 19, tatlong araw bago mapasok o matapos ang binigay na extension ng Comelec. Nagkaroon ng promulgation ng resolusyon noong Martes at ngayong araw ay nakakuha ng kopya ang media. Ang mosyon ay inihain ng civic organization sa pamamagitan ng kanilang legal counsel, si dating Supreme Court spokesperson, Attorney Theodore Te. Samantala, Ella, nandito tayo ngayon sa Maynila kung saan nagpapatuloy itong ginagawang General Assembly ng grupong kontradaya kung saan binigyang diin ng mga ito na ngayon pa lang ay dapat nang mapagmatsyag ang publiko na maging deterrent upang maiwasan nga itong inaasahan o posibleng dayaan sa nalalapit na halalan. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Mahigit tatlong linggo na lang at session break na ng Kongreso. Nananawagan ang isang mambabatas na gawing prioridad na ang pagpapasa ng panukalang substitution ban sa eleksyon. Narito ang report ni Nel Maribohok live. Nel, ano yung dahilan ng mambabatas? Bakit siya nananawagan na unahin na ito ng Kongreso? Aga, ayon kay House Deputy Speaker Rufus Rodriguez, mayroon ng consensus na ang nangyayaring substitution sa eleksyon ay hindi magandang practice kung saan ginagawa ito ng mga politiko at ng mga partido dahil lamang sa pinapayagan ito ng batas. Kailangan niya itong mahinto para sa integridad ng eleksyon sa darating na May 9, 2022. Kaya naman nananawagan ng mambabatas sa 20 ng Kongreso na iprioridad ang pagpapasa ng panukalang substitution ban. Sa ilalim ng House Bill number 10380, pagbabawalan ng isang political party sa substitution, maliban na lamang kung namatay o na-disqualify ang isang kandidato. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, pinapayagan ang pagpapalit ng kandidato kung namatay, na-disqualify o nag-withdraw ang isang aspirant. Kasabay ng pagpapasa ng naturang panukala, itinutulak rin ng mambabatas ang House Bill number 10381 kung saan ibabalik ang dating provision sa election law kung saan may dedeklarang resign ang isang incumbent elective official kapag naghain na ito ng kanyang certificate of candidacy. Ayon kay Rodriguez, sa ganitong paraan magiging patas ang labanan ng mga kandidato at maiiwasan ang posibleng pag-abuso sa kapangyarihan, impluwensya at paggamit ng government resources ng isang nakaupong opisyal na tatakbo sa halalan. Ang dalawang panukalang batas na ito ay nai-refer na ng House Committee on Rules sa Suffrage and Electoral Reforms Committee. Samantalang prioridad naman ngayon ng Senado ang pagpapasa ng panukalang budget. Balik sa iyo, Aga. Nel, dito sa panukalang batas na ito, pinahihintulutan nila yung substitution if namatay or na-disqualify, di ba? Ngayon, paano yung halimbawa mayroong karamdaman, nagkaroon siya ng isang particular na sakit at wala na siyang kapasidad para tumakbo? Ayon dun sa panukala, meron bang paraan or paano ang gagawin dyan, Nel? Yun ay napaka-particular kasi ng provision ng batas na ito sa kasalukuyang dun sa Election Omnibus
election code, ano, na kapag namatay lang or na-disqualify. So, yan may yung disqualification naman ay iniaakyat niya ng isang grupo, ng isang mga petitioner laban doon sa kandidato. Kung anong grounds yan, ay pinag-aaralan naman yan ng Comelec. Pero dito sa panukala na ito ay walang particular na sinasabi doon. Ano. Basta't bawal ang substitution, napaka-particular ng panukala. Basta't bawal ang substitution, particular kung ikaw, kung ang isang inilagay na kakandidato ay tinatawag lamang na placeholder. O yun yung mga nag-aabang lamang na papaltan sila. Ito yung mga hindi seryosong mga personalidad o politiko na nakaabang lamang dun sa talagang totoong tatakbong kandidato aga. Okay, maraming salamat, Nel Maribuho. Negatibo sa drug test ang tandem nila presidential aspirant Manilan City Mayor Isko Moreno Damagoso at vice presidential aspirant na si Doc Willie Ong. Sumailalim sa drug test ang dalawa ngayong umaga sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ayon kay Yorme, tama lamang na sumailalim sa voluntary drug test ang mga presidential aspirants at iba pang kakandidato sa May 2022 elections, gaya rin ang ginagawa ng mga ordinaryo nating kababayan. Kaugnay nito, muling iginiit ni Damagoso na kaisa siya sa laban kontra ilegal na droga gaya ng napasimulan ng Administrasyong Duterte. Nangako rin itong hahabulin ang mga sindikato at drug lords sakaling manalo sa darating na eleksyon. Basta ako, the people of our country deserves to know. They need to know because isa sa mga sumisira sa ating lipunan ay ang droga. That's why whatever President Duterte have achieved on war on drugs, fighting against drugs, ay susuportahan natin at itutuloy natin. Narito po ang MCGI Cares, The Legacy Continues Update. Sa kabila ng kahirapan, matatag na hinaharap ni Tatay Crisostomo at ang kanyang asawa ang mga hamon sa buhay para sa kanilang mga anak. Pero nahinto sa paghahanap buhay si Tatay Crisostomo nang tamaan sila ng nakamamatay ng COVID-19. Kaya tinulungan ng mga kapatid sa Church of God International ang mag-asawa na muling makapagsimula ng paghahanap buhay. Ang kwento ng pagbangon ang ihahatid sa atin ni Brother Mac Cordova. Yes, Brother Mac. Brother Aga, kabilang nga si Tatay Crisostomo at ang kanyang asawa sa milyon-milyong naapektuhan ng COVID-19. Naapektuhan ito hindi lamang ang kanilang kalusugan, kundi maging ang kanilang pinansyal na pangangailangan. Kaya upang muling makapagsimula mula sa pagkakahinto sa paghahanap buhay, agad na pinagkaloob ng mga kapatid dito sa Laguna ang hiling ng mag-asawa. Nang manalasa ang COVID-19 pandemic, kabilang ang pamilya ni Tatay Crisostomo sa mga naapektuhan. Ang dati nang mahirap nilang pamumuhay, mas naghirap pa dahil nahinto sila sa paghahanap buhay. Lalo nagkasakit ako, talagang hirap. Yung sakit, okay eh. Yung brain torture, asalub ka lang ng kwarto, hindi ka lumalabas. Iniisip mo paano na kaya sila. Pagkatapos ng magkaroon kami ng COVID yung asawa ko, matagal siyang hindi nakapagtrabaho. So, lahat ng ipon namin na gastos, lahat ng puhunan na wala. Sa mga panahong hindi niya kayang mag-provide para sa kanyang pamilya, ipinagpasadyos niya ang lahat ng kanyang alalahanin. Mahirap yung madre de pamilya ka, hindi mo magampanan yung dapat mong kampanan.
mabigat. Bigat sa kalooban. Wala ka ng ano eh. Iba pang lalapitan talaga siya lang. Kaya nang gumaling mula sa karamdaman, lumapit siya sa mga kapatid sa MCGI upang muling makapaghanap buhay. Agad naman itong tinugunan ng Members Church of God International sa pagtutulungan ng mga kapatid dito sa Laguna ay naipagkaloob kina Tatay Crisostomo ang hiling na sari-sari store. Tulong po ito para sa amin kasi umpisan po ulit namin yung aming negosyo. Nalugi dati sa pandemya at iingatan po namin pa para mapalago. Milyong salamat sa Diyos dahil sa pag-asang na ibigay ng kapatiran kina Tatay Crisostomo at Nanay Maribel upang tuloy-tuloy na makapaghanap buhay para sa pamilya. To God be the glory! Brother Aga, napakasarap sa kalooban na maging maliliit na bahagi ng pagbangon ng ating kapwa na minsan ay nalugmok sa alalahanin matapos kang mawalan ng hanap buhay. Samantala, Brother Aga, tuloy-tuloy rin ang pag-asang hatid natin sa ating mga kababayan kasabay ng pagkakaloob ng mga munting pangarap kabilang ang MCGI Feeding Program at MCGI Free Store sa ating public service at ating mga public services. Mula rito sa Laguna, ako si Brother Mac Cordova. MCGI Cares, the legacy continues, works of faith, hope, and love, for the glory of God. Balik sa iyo, Brother Aga. Milyong salamat sa Diyos, Brother Mac Cordova from San Pedro, Laguna. Sa awa at tulong po ng Panginoon, kasama rin sa bibigyang tugon ng MCGI ang mga munting kahilingan ni na Karina Valiador mula Bacoor City, Cavite, Carla Laksamana at Enrique Salvador ng San Fernando, Pampanga, Emma Tatel mula sa Catanduanes, Merly Alfonso ng Legazpi City, Albay, Mark Benedict Salimau ng Taguig City, Elsie Legazpi mula Muntinlupa City, Grimaldo Punsalan at William Lumanta mula naman sa Paranaque City. Ang pagtulong po sa kapwa ay walang pinipiling panahon. Ating samantalahin ang bawat pagkakataon na makapag-abot ng tulong sa mga nangangailangan. At ito po ay patuloy na pinagsisikapang magawa ng Members Church of God International sa awa at tulong ng Diyos mula noon hanggang ngayong may krisis dahil sa pandemya. Pagtulong na walang pinipiling lahi, kulay, relihiyon o kalagayan sa buhay. Dahil MCGI cares, the legacy continues, works of faith, hope, and love for the glory of God. Salamat sa Diyos. Samantalang itinigil ng International Criminal Court ang investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration. Inirerespeto naman ng Philippine National Police ang panawagan ng ilang sektor na ituloy ng ICC ang pagsisiyasat. Narito ang ulat ni Lea Ilagan live. Lea, ano yung reaksyon ng PNP ukol sa mga panawagan na ituloy ng ICC yung investigasyon? Aga, bukod nga doon sa sinabi ng PNP na iginagalang nila ang mga panawagan ng iba't ibang grupo, sinabi din ni PNP spokesperson Police Colonel Roderick Augustus Alba na bagamat itinigil ng ICC ang investigasyon, hindi dapat mag-alala ang ating mga kababayan dahil tuloy naman aniya ang ginagawang pag-iimbestiga ng Department of Justice sa mga operasyon ng mga pulis na questionable. Nauna nga dyan aga ay ang voluntaryong pagbibigay ng PNP sa DOJ ng nasa 56 na case folder ng mga drug operations ng PNP upang isalang sa review
52 dito ang nakitaan ng paglapag na kinasasangkutan ng nasa 154 na PNP personnel. Ipinunto pa ni Alba na hindi nila tinotolerate ang pagkakamali ng kanilang mga tauhan. Nagsasagawa niya ng motu proprio investigation ang PNP Internal Affairs Service sa mga operasyon na mayroong nasaktan, namatay o may nalabag na karapatang pangtao. This is a democratic country, kaya nirerespeto natin ang opinyon ng iba't ibang grupo tungkol sa suspensyon ng ICC investigation sa ipinatupad na drug war sa bansa. Pero ICC na ang nagdesisyon dahil may nakita silang basehan na i-grant ang deferral. Hayaan na lang natin na gawin ng Department of Justice ang trabaho sa pag-imbestiga ng mga drug case at makikipagtulungan naman tayo sa kanila. Matatanda ang sinabi ni National Union of People's Lawyer Chairman Attorney Neri Culmirares na walang dahilan upang itigil ng ICC ang investigasyon sa kampanya kampanya ng Administrasyong Duterte laban sa illegal na droga. Katiting lang umano sa mga kaso na mga napapatay sa war on drugs ang nire-review ng Department of Justice. Noong November 10, 2021 aga, sumulat si Philippine Ambassador to the Netherlands, Eduardo Malaya, kay ICC Chief Prosecutor Karim Khan upang hilingin na itigil muna ang investigasyon sa kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga dahil gumagana naman ang justice system sa bansa at may ginagawang investigasyon. Noong nakaraang Biyernes nga aga ay inanunsyo ng ICC na pinagbigyan nito ang kahilingan ng Pilipinas. Aga? Leia, may nabanggit ba ang ICC bakit itinigil pansamantala ang investigasyon sa war on drugs dito sa Pilipinas? Ito'y dahil nga aga mayroong apila ang pamahalaan at sinasabi doon sa sulat nga nitong si Ambassador to the Netherlands, Eduardo Malaya, na gumagana naman ang justice system sa bansa at tuloy din naman ang isinasagwang investigasyon ng Pilipinas o ng Department of Justice dito nga sa mga questionableng operasyon sa illegal na droga ng Philippine National Police. Aga? Okay, maraming salamat, Leia Ilagan. Nakatakdang maghain ang isang senador ng resolusyon na layong magkokondena sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Naniniwala rin ang isang mambabatas na dapat na mapag-aralang muli ang ilang kasunduan ng Pilipinas sa Estados Unidos para magbigay ng mensahe sa China. At mula sa Quezon City, narito ang live report ni Harleen Delgado. Harleen, ano ang pahayag ng mga mambabatas na ito sa mga nangyayari ngayon sa WPS? Ella, ayon nga kay presidential aspirant na si Senator Pancilo Lacson, bumabangkas na siya ng isang resolusyon para kondenahin ng Senado ang mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea, kabilang na ang pagbobomba ng tubig sa dalawang bangka na supply vessels sa Ayungin Shoal. Kasunod din ito ng pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Xiao Lijian na nagde-demand sa Pilipinas na alisin na ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal o kanilang tinatawag na Renai Jiao. Ang kanyang running mate naman na si Senate President Vicente Soto III na isding ma-review na ng bansa ang Mutual Defense Treaty at Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon sa senador, ito'y para magbigay mensahe sa China na hindi lamang anya Pilipinas ang makakalaban nito. Binanggit din ng mga mambabatas ang Senate Bill No. 2289 na inihain ni Soto noong Hunyo na layong gumawa ng mapa na magtatakda sa maritime zones ng Pilipinas gaya ng iginigiit ng China na 9-line claim. Anila, dapat igiit ng bansa ang karapatan at pagmamayari nito sa West Philippine Sea. Pero paliwanag ni Lacson, dapat ay mapanatili pa rin ang freedom of navigation at pagbalansya ng kapangyarihan sa international waters kung saan wala na dapat ang nang-aapi sa anumang bansa. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Harleen, kumusta naman yung bangka ng Pilipinas na nasira dahil sa water cannon na ginamit ng mga China? Yung ba ay may tugon na sila? Na mananagot sila doon?
Ella, pagdating doon sa naging pahayag ng Chinese Foreign Ministry spokesperson ay atin pang babalikan yan, Ella, no? Pero ang pinaka naging pahayag kasi, Ella, ay iginigiit nila na sakot nila yung Ayungin Shoal at dinedemand na nga nila sa Pilipinas na alisin na yung BRP Sierra Madre. Ating babalikan, Ella, at ating kukumpirmahin yung kalagayan ng dalawang supply vessels na kasama nga doon sa binomba ng tubig o Winator Cannon noong Chinese Coast Guard nito lamang. Ella. All right, maraming salamat Harleen Delgado live na nag-uulat mula sa Quezon City. Mas mataas ang bilang ng mga namatay dahil sa COVID-19 ang mga edad batang nasa 0 to 4 years old kumpara sa mga 5 to 14 years old. Narito ang live report ni Aileen Cerudo. Aileen, ano yung sinasabi ng mga eksperto kung bakit mas mataas yung COVID-19 death incident sa mga mas bata? Aga, karamihan sa mga naitalang COVID-19 death sa mga edad 0 to 4 years ay may mga comorbidity. Ayon sa Philippine Pediatric Society, ito ay ang mga batang pinanganak ng mayroong problema sa kanilang kalusugan. Halos 3 beses na mas mataas ang bilang ng mga namatay sa 0 to 4 years old kumpara sa mga may edad 5 to 19 years old. Marami na rin mga bata ang nasa labas ngayon at hindi rin sila nakaka-comply sa health and safety protocol kaya mas mataas ang risk nilang mahawaan ng COVID-19 virus. Payo ng PPS sa mga magulang, limitahan lamang ang lugar at oras kung saan nila ipapasyal ang kanilang mga anak. Kung maaari sana, iwasan muna natin. Merong mga oras at mga araw na hindi siguro masyadong matao ang malls. Kung maaari, huwag tagalan yung pagpunta dun sa malls. Kung kailangan kumain at iiyak yung mga bata kung hindi kakain dun or kung mapapakiusapan naman, mag-take out na lang. Pero kung hindi maiwasan, pumili ng isang restaurant na maganda ang ventilation at sumusunod ng maayos dun sa minimum public protocols. Ngunit dagdag ng PPS, maaaring may mga bilang na hindi pa naitatala dahil ayaw ipatest ng mga magulang ang kanilang mga anak. Meron pinatawag na testing bias. So, siguro kahit isipin natin sa ating mga personal experience, kung meron tayong mga kakilalang bata or may mga families na may mga bata, pagka may nagkasakit doon, hindi ipo-volunteer ng magulang na kaagad ipatest yan kasi natatakot eh. Una, siguro denial, ayaw malaman na COVID or natatakot na kung kunwari mag-positive, hindi kaya dalhin sa mga TTMFs, no? And we know that that has happened. At yan muna ang balita. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Aileen Cerudo. Ilang grupo ng egg farmers ang nakakaranas ng pagkalugi sa pagtitinda ng itlog. Ayon sa Bureau of Animals Industry, pangunahing dahilan nito ay ang pagtaas sa presyo ng mga patuka sa manok. Para sa detalye, narito ang live report ni Asher Kadapan Jr. Asher, ano ang epekto sa merkado ng pagtaas sa presyo ng mga patuka sa manok? Ella, posibleng magkaroon ng kakulangan sa supply ng itlog sa merkado bunsod ng ilang hamon na kasalukuyang kinakaharap ng sa egg farming. Ayon sa Philippine Egg Board Association, maaaring maranasan nito sa susunod na buwan o simula sa January 2022. Kasabay ito ng inaasang pagtaas sa demand sa itlog sa merkado bunsod ng holiday season. Ngunit bukod dito, nababawasan rin ang supply ng itlog dahil nga sa pagtaas sa presyo ng patuka sa manok. Paliwanag ni PEBO Chairman Gregorio San Diego Jr., imbis na ipasa ng mga egg farmers sa mga mamimili ang pagtaas sa kanilang gasto sa produksyon, ay nagbabawas na lang ang mga ito ng paitloging manok.
Bunsod nito ay mas tinatangkilik na lang ng mga mamimili ang maliliit na itlog na mas mura ang halaga. Sa isang panayam, sinabi naman ng Bureau of Animal Industry na posible ring nag-uumpisa ang paggalaw ng presyo ng itlog sa ilang traders. Dumadaan kasi sa traders at sub-trader or sub-traders o iba't ibang level ng mga nagtitinda ng itlog bago ito makarating sa mga consumer. Ela, wala namang katiyakan kung hanggang kailan mararanasan ang kakulangan o yung pinangangambahang kakulangan sa supply ng mga itlog sa merkado kung ito nga ay matutuloy. Ela. So Asher, anong dapat natin gawin para yung kakulangan sa supply ng itlog para hindi tayo makaranas ng pagkukulang? Sa ngayon, Ella, wala pa tayong nahikuhang panayam mula doon directly from Bureau of Animal Industry kung ano yung maipapayo nila sa mga consumer kaugnay nga dito sa pinangangambahang kakulangan sa supply ng itlog. Bagaman sa ngayon ay wala pa rin namang katiyakan ito at isa pa lang itong posibilidad na mangyari nga sa susunod na buwan. Ella. Alright, maraming salamat Asher Kadapan Jr. live na nag-uulat mula sa Quezon City. Naitala sa South Korea kahapon ang record high COVID-19 infections at critical cases. Narito ang ulat ni Cherise Longbowen. Nakapagtala ng 4,115 na bagong kaso ng COVID-19 ang South Korea kahapon. Ito ang unang pagkakataon na umabot sa 4,000 mark ang COVID-19 cases. Nasa 586 naman ang naitalang bilang ng pasyenteng may malalang kalagayan at 35 ang mga nasawi. Dahil dito, umabot na sa 83.3% ng total bed capacity para sa mga pasyenteng may seryosong kondisyon sa Seoul ang okupado na. Ayon kay Prime Minister Kim Bok-yum, mas malala ang sitwasyon ngayon kaysa sa inaasahan, lalo na sa Seoul at karating na lugar kung saan naroon ang 80% ng mga kaso. Dahil dito, maaaring hindi muna matutuloy sa second stage ng Living with COVID-19 scheme ang bansa kung magpapatuloy ang ganitong trend. Cherise Longbowen, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magtatayo ng pop-up clinic sa matataang lugar sa Western Australia para sa 3 linggong summer vaccine drive ng Estado. Narito ang report ni Kath Dumaraos. Ilulunsad ng Western Australia State Government sa Sabado, November 27, ang kanilang summer vaccine drive. Tatagal ito ng 3 linggo at naglalayong mas mapabilis na maabot ng estado ang 90% double dose vaccination target. Magtatayo ng pop-up clinic sa metropolitan at regional branches ng malalaking supermarkets. Gayun din sa Perth Stadium o mas kilala bilang Optus Stadium kung saan isinasagawa ang paboritong summer sport ng Australians na cricket. Inaasahan ni Vaccine Commander Chris Dawson na sasamantalahin ng mga kababayan ang convenience na dulot ng pop-up clinics. Pwede sila ditong mag-walk-in lang bago o pagkatapos mag-grocery shopping o kaya ay manood ng cricket matches. Bilang pag-iingat laban sa mga manggugulo, magde-deploy ng police officers sa nasabing clinics. Ayon kay Premier Mark Magawan, 120,000 Western Australians ang nagpabakuna sa nakaraang 3 linggo. Kasalukuyan, nasa 104,000 pa ang kailangan mabakunahan para maabot ang target ng estado na 90% na hudyat na maaari ng magbukas ng borders ang estado. Umaasa naman ang isa nating kababayan na magiging epektibo ang pop-up clinics bilang paghahanda na rin sa pagbubukas ng borders. Sa palagay ko, mamimit naman yung 90% full vaccination rate dito sa Western Australia. Maganda naman kasi yung pinatutupad na patakaran ng gobyerno dito. Sana nga, huwag nang magdalawang isip pa yung mga unvaccinated pa.
kasi may posibilidad pa rin na makapasok ang virus kapag nag-open na ng border dito. Kaya nga sana ma-meet na yung 90% full vaccination rate. Bakuna pa rin para kay Deputy Premier at Health Minister Roger Cook ang pinakamabisang panlaban sa virus. Kato Maraos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naging matagumpay ang clinical trial sa paggamit ng virgin coconut oil sa mild COVID-19 patients ayon sa Department of Science and Technology. Gayunpaman, hinihikayat ng DOST ang mga ito na magpabakuna pa rin kontra sa COVID-19. Mula sa Bulacan, may live report si Nestor Torres. Nestor, gaano ba karami yung mga pasyente na sumailalim dito sa clinical trial sa BCO at lahat ba sila ay gumaling sa COVID-19? Agang may 70 na ang gumaling sa virgin coconut oil at maganda rin ang naging resulta nito sa ginawang COVID trial base sa pag-aaral ng Department of Science and Technology. Ayon kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, mabilis na nakarecover ang mga ito sa sakit matapos uminom ng BCO. Clinical trials na ginawa sa Santa Rosa, parang ano lang ito parang 76 individual according to the methodology. Lahat naman sila gumaling, pati hindi nag-BCO. Ang pinagtalunan lang doon, gaano kabilis gumaling yung mga nag-BCO at yung hindi. So doon nakita na 5 araw ahead yung mga nag-BCO. Bagamat naging epektibo sa mga may mild symptoms ang BCO, hinikayat ni Secretary de la Peña ang mga na sumailalim sa clinical trial na magpabakuna pa rin kontra COVID-19. Additional therapeutics, no? In other words, merong standard of care na ginagawa ang mga ospital, idadagdag lang yun. Hindi siya bakuna siya ay nakakapagpa-improve lang ng recovery, pero hindi po pwedeng dahil nag-BCO ka na, hindi ka na magpapabakuna. Sa ngayon ay wala pang sinasagawang clinical trial ang DOST sa mga moderate at severe cases sa COVID-19. At yan ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Nestor Torres. Nakatakdang buksan ngayong Linggo ang mga kilalang paasyalan sa Bicol Region dahil sa pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Inaasahang makatutulong ito upang makabangon ang tourism industry na labis ding naapektuhan ng pandemya. At mula sa Kamaligan, Camarines Sur, may live report. Ano ba ang mga kilalang paasyalan dyan sa Bicol na kapag ganitong panahon ay dinarayo ng mga turista? Ella, kabilang nga sa mga bubuksan na turismo dito sa Bicol Region ay ang Aguas Farm sa Santo Domingo, Albay at ang pamosong Mount Mayon sa may Akagsawa Ruins dito naman yan sa Daraga, Albay. Dahil sa malaking epektong idinulot ng pandemya sa sektor ng turismo sa Kabikulan, plano ng Department of Tourism Bicol na buksang muli ang mga pasyalan sa 6 na probinsya ng rehiyon ngayong Linggo. Nang sa gayon, unti-unting makabangon at maibalik ang sigla ng turismo sa Bicolandia. Dahil sa COVID-19, umabot sa 11.7 billion ang nawalang kita sa turismo sa Bicol. Kung dati ay umaabot sa 5.18 million ang foreign tourist arrival sa Region 5, taong 2020 nabawasan ito ng halos nasa 83%, maging sa tourist expenditure na dati ay umaabot sa 13.78 billion, taong 2020 pumalo na lamang din ito ng 2 billion na bawasan ng nasa 85%. Nalugi ang turismo sa Kabikulan dahil sa health crisis. Ela, kaya't gayon na lamang ang pagsusumikap ngayon ng DOT Region 5 na mabuksang muli sa mga turista ang pasyalan sa Bicol. Kabilang dyan sa mga pasyalang maaaring puntahan ng mga turista ay ang Aguas Farm sa Santo Domingo, Albay, kung saan matatagpuan ang mini zoo at glamping area. Ang beautiful scenic spot of Daragang Magayon o Mount Mayon sa Kagsawa Ruins in ang Daraga, Albay.
at ang Boulevard sa Legazpi City, Albay naman. Sa mga nais mamasyal at muling masilayan ang ganda ng Kabikulan, tiyaking bit-bit ang inyong pong mga vaccination card. Habang negative RT-PCR test naman ang kailangang ipresenta sa mga mamamasyal sa Catanduanes. Paalala, Ella, mahigpit pa rin ipinatutupad ang pagsunod sa health protocols. Samantala, sa 7,908 na target na mabakunahan ng mga empleyado ng DOT Bicol, 6,548 o 82.80% na ang bakunado. Yan muna ang latest live mula dito sa Bicol. Ella, magandang tanghali. Maraming salamat, Alan Manansala, live na nag-uulat mula sa Camarines Sur. Sa gitna ng krisis na nararanasan ng buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, kayo po ay aming inaanyayahang makiisa sa Global Prayer for Humanity. Ito po ay isinasagawa Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi, oras po yan dito sa Pilipinas. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng social media accounts ng Members Church of God International. Bukas po ito sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahing kinabibilangan. Sama-sama po tayong manalangin sa Diyos gabi-gabi. Mga kasangbahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling mapanood ang CNews, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Unang Juan, Kapitulo 5, Versikulo 3, na nagsasabi, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kaniyang mga utos, at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. At yan po ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CNews, may balita san mampanig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.